Joseph. 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 Hello? Nasa kumuna sa loob ng confession room. And hello world! Dahil 1 month lockdown nga po tayo ngayon, aba, ano itong nangyayari sa bahay ni Kuya? At si Joseph Poco ay gusto nang umalis. Kaya naman mga kapamilya, kapuso, kapatid, panoorin natin. At bakit 1 week pa lang gusto niya nang ma-force evict? Sino kaya ang mga binigyan niya ng mataas na puntos sa bahay na parang hindi niya kasundo? Pero bago niyo panoorin yan, huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Don't skip ad dito sa aking YouTube channel. Big Brother, binibigyan ko po ng 4 puntos ang inay dahil masyado na po siyang masyado nang bungangera ang pagkain ngayon. Ba't yung nugay on? Gawa ng gawa din sa bahay, linis ng linis, tapos pag napagod eh sa amin ibubunto ng galit kami, mumurahin ang mumurahin na kesyo. Ginagawa na doon namin siyang katulong bini. Tapos ang tawag sa amin ay mga prinsesa! Mga prinsesa! Gising na kayo, kakain na! Na kami doon ay tulog la ang tulog. Palaki ng mga ari namin. Eh, ano kung lahat po? Eh, bakit hindi tutulog? Eh, wala namang magawa. Tapos nung isang araw ko pinagalitan dahil nakita akong nagti-TikTok. Sabi sa akin, aba Diyosa, mahihiya ka naman sa sarili mo. Hindi ka nangihiya. Ako ipagod na pagod na dinis sa kakalinis ng bahay, tapos ikaw naman TikTok lang ng TikTok. Sabi ko naman ni inay, mas lalo naman nakakahiya kung kayo ang nagti-TikTok, ako ang linis ng bahay. Nung isang araw po, ako po ay naguhugas ng pinggan. Napakalampag lang naman ho ng kaunti eh. Agad ang sabi sa akin eh, Kuya, may binabasag mo na! Kuya, may binabasag mo na! Napakalampag lang ha! Agad eh, sigaw na irit na. Kaya Kuya, binibigyan ko po ng 4 puntos. Lagi pong mainit ang ulo sa akin. Minsan nga ako eh, nagtataka na. Sabi ko, baka ampun ako. Bakit mas mahal pa po ang baboy kaysa sa akin? Diba, isang araw po eh. Okay. Gawa ko ng isang araw eh. Kami nakain. Hindi ba ganatuan? Okay, maraming nakain. Aba, sabi sa akin ng inay, abay, Diyosa, magtira ka naman sa baboy. Aba, bakit kayo? Tuwang-tuwa kapag ang baboy ay busog. Tuwang-tuwa kapag ang baboy ay nakakain. Kumatala ako, nabusog, galit na galit sa akin. At kasi hindi naman daw ako makatulong. Nademonyo daw ako. Aba, mabuti pa ang daga. At sinasabihan mabait. Samantala ako, demonyo, ang tawag sa akin. Lagi na lang ako ay pinagsasabihan na mag-ipon daw ako ng pera. Tulad daw sa nangyari ngayon, na wala akong pera. Nagayanin ko daw ang langgam na nag-ipon noong tag-araw. Na nung dumating ang tag-ulan, ang langgam ay maraming pagkain. Hindi daw katulad ng tipaklong na naglamyerda na wala nang makain sa ano. Na wala nang makain noong kapanahon ng tag-ulan. Tulad ngayon na tayo dumaranas ng krisis. Di ang ako nga walang pera. Ako lagi pinapagalitan.
Sabi ko, ina, huwag niyo akong ikumpara sa mga langgam na iyan at mga tepak nung dahil ako hindi langgam. Ayun, nasampal na naman ako. Kaya, binibigyan ko po ng 4 points ang inay. Samantalang siya nga plastic. Pakayabang niya. Shadow. Hindi nga siya marunong mag-social distancing, pero social climbing, marunong siya lagi na ipag-socialan sa mga kaibigan dahil kami nga nagtitiis sa toyo at baguog dahil wala na nga kami may ulam dito sa bahay dahil nga tipid-tipid at wala pa ng rasyon. Wala pa ng rasyon ng mga bigay ng mga volunteer at mga donor. Naghihintay kami sa relief good, nagtitiis kami sa toyo at baguog. Aba, may dumating laan ng mga bisita. Ng mga kumare. Aba, yung nananahimik naming manok ay ipinakain. Pinakain ang manok. Ginawang tinola. Aba, maswerte pa ang mga kaibigan niya at pinagpatay niya ng manok. Sorry mo talaga kung binibigyan ko po ang inay ng mataas na puntos. Nako, kung makasama niyo ko naman ho din eh. Sadya naman karibok na lagi eh. Ang dami hong utos. Pagkakadami ho. Buti nga ho kayo, 10 lamang ang utos. Ay, pagkakadami ho. Kanina ko lamang ho inaligo. Naligo lang po ako. Ito kayo magtitikto. Agad ang sabi sa akin is, ando ako pupunta. Aba lang, hindi ka na ho maligo. Porque kung sa bahay ka lamang, hindi ka na maliligo. At porque lumigo ko lamang, ipupuntahan. Ibawal nga hong umalis. At saka ho, nung matuto na ako mag-Facebook, ako po ay sahilig-sahilig kong mag-comment. Ay, minsan na, pati mga personal message naman ho, ay sa comment section inilalagay. Kaya kahit may mga chismis na sa message lang sasabihin, ay sa comment section na papalagay. At ang hilig kong maniwala sa mga fake news. Kaya ho, ako yung surat-surat. Kaya ho, kami lagi mong nag-aaway din. A few inches later. Tapos po, binibigyan ko din po ng 4 points. Ang tatay ko po, mas naiintindi niya pa po ang kanyang bansong anak, ang kanyang mga manok. Kami hindi na nakakainom ng vitamins, pero ang manok po niya, sadya pong talagang alaga po. Alaga po sa vitamins. Matalang mas kailangan namin ngayon, may mga encob-encob na iyan, may mga virus. Kailangan namin ng vitamins, pampalakas ng resistensya. Tapos, pag natalo naman ang kanyang manok, sa amin naman magagalit, sa amin ibubuntun ang galit. Ayan, pasalamat na nga lang ho, at wala pong sabong ngayon. Sarado po. A few moments later. Big Brother, binibigyan ko po ng 2 points ang aking pong kapatid na panganay ng babaoy. Ano po, isinusumbat niya po sa amin yung mga naitulong po niya. Okay lang naman po na siya po yung isa po sa mga breadwinner ng pamilya, pero basta kami po ay may mga pabor na gagawin, ilagay pong sinasabi sa amin na pinadalahan niya kami ng garne, na may utang pa kami sa kanya. Big Brother, may toko ko. Lahat na lang po ng mga ibinigay niya sa amin, basta kami ay mayroong kasalanan na gagawa. Ibinabalik po sa amin ang kanyang mga ibinigay sa amin. Kaya binibigyan ko po ng 2 points na aking kapatid. Kaya ho, okay, nasusuro sa panganay kong kapatid na iyan. Lagi kong pupunta din eh. Kasama ang mga anak. Pagkalilikot naman ang aking mga pamangkin, laging nililikot ang aking mga gamit. Kaayos-ayos so eh, laging damusak pag wala ako. Tsaka ho, iyak ng iyakan. Pinakaayaw ko talaga sa mga bata yung iyak ng iyak. Okay ka naman ho kung cute. Pag cute, sa mga batang naiyak, edi
nakakatuwa, aamuin mo. Pero pag masasama, parang walang karapatang umiyak ang mga bata. Pag mga masasama po, ilagay mo na lang sa kuna. Tapos itahan na ang bunga. Huwag iyak ng iyak. Baka susuro sa mga pamangkin kong iyan. Tsaka yung kapatid ko yun, iba sa ho, umalis na ho din. Yun, ako asahan nyo. Lahat ho ng laman ng rep. Lahat ho ng laman ng rep, kuha ho, daladala. Inuubos ang laman ng aming rep. Kaya, ayaw ko ho. Eventually, yung kapatid ko pong lalaki, binibigyan ko din ho ng 2 points. Ang kuya, kuya ko po, gawa ng, wala na nga pong trabaho eh. Hingi pa ako ng hingi ng pangyosi. Kaya ako yung nasusura eh. Pag hindi ko nabigyan eh, lagi kong sabihin eh, magaling pa sa iyo ang mga lalaki. Pag nakahingi sa iyo ng pera, agad ikaw ibigay. Matala kami, pangyosi na ang dami mong sinasabi. Dahil sasabihin ko sa akin eh, nako, pag ako'y namatay, wag kang iiyak talaga. Ikaw eh, sisipain ko. 1 eternity later. Ah, kuya, binibigyan ko din ho ng 2 points yung kapatid kong bunso. Nakakapag-init ho ng ulo. Ang ulay ko nakikita din sa loob ng bahay, samang-sama naman. Pagkatamad-tamad pa ho, kaya ho kami lagi nagkaaway, ilagi hong ginugulo ang aking damitan. Ang ho, lagi hong sinusot ang aking mga damit. Eh, minsan ho, ako eh, nabili ng damit niya, mas nauna pa ho siyang magsuot ng damit. Kaya ho, minsan napapagkamalang ho, ako pa ho ang nanghiram ng damit. Kaya, yung kapatid kong bunso po, ay binibigyan ko po ng 2 points. Binibigyan ko din po ng 2 points yung isa ko pong kapatid na lalaki po. Oh, paano ko ay dala ko ng dala ng mga barkada niyang lalaki din eh. Wala na nga ho kami ng kain. Eh, dala pa ng dala. Hanggang naman kung kami nagtitiis na hala ang sa mga toy at bagoong nagdala pa ng mga kaibigan. Na feeling mga bisita naman. Nasabi eh, may kitulog lang daw din ng isang araw, aba. Isang linggo na ang dini pa ha. Mga pabigat. Maka pa mga mukha, hindi makaramdam. Pinagdadabugan na nga namin, ayaw pa rin haalis din eh. Pagdagpalamunin pa. Magaling ka naman ho, sana kung nakakatulong, eh, hindi naman ho. Kaya, binibigyan ko po yung 2 points ng kapatid ko dahil masyado hong babarkada. Tapos, last 2 points, kuya, pwede ka ho ang sa lola. Opo, yung kasama ko pong lola ko din eh. Oo, yung ka naman lola ko din eh. Isko po, lagi nila kami binubungaan na binubungaan. Doon yata nagmanang ina. So, lagi sinasabi na walang-wala daw yung mga panahon namin sa panahon nila. Na sila daw eh, noong panahon nila, sila din maagap eh, mga nagwawalis na. At sila daw nanihirap na hirap sa buhay. Buti daw kami ngayon, mga naghilatalaan. Hirap na hirap daw sila noon. Abay, katalanan ka namin ho, na sila ipinanganak noong panahon na iyon. Tapos kami ang papagalitan ho, Eh, dakilang chismosa ho. Dakilang chismosa. Mga, yun ho eh, magdadasal ho ang lola ko ngayon. Lagi ho nagdadasal. Lagi ang sabi sa amin, magdasal kayo, ganyan. Pero siya naman, Diyos ko po, pag iyong kakasama ng mga kumari niya na nagdadasal, yun ang mga iyong magchichismisan mo ng mga sabi, saan pala ibuntes? Yung anak ni, ganyan, yung anak ni nawalag tarasin. Kayong gaho, ganyan. Tapos mamaya, hindi, nakapag-chismis na matagal. Ay, tapos mamaya, ay, siya tayo magdasal at tayo kahaponin. Kagabihin tayo, kayo magpapakain pa ng suko. Oo, dasal ng dasal, chismis naman ng chismis. At yung lola ko pang iyang, ugali niya na garni ho. Kapag ko nasa mga dasalan ho, at mga, yung mga handa ho, ay pansitlaan. Ay, parang wala hong kaganagana pag ho nagdadasal na ang pagkani ho ng garni. At pag nakakantahan ako, alang sino man ang nabubuhay. Isa ko, walang kaganagana ho. Pero kapag ho, ang handa ho doon sa pinagdadasalan ni patay baboy, patay manok, ay nako ho, energy ang lola ko. Iyan talagang kumakapalakpak. Walang sino man ang nabubuhay.
sumasagot, eh, Diyos ko talagang energy, energy. Mm-hmm. Ako pakitang tao ko yung lola ko yan. Kaya kahit lola ko na po yan, ibinibigyan ko po yan. Yan ang 2 points. Kamaingat. Joke ko. Ayun. May maingay po, may nanggugulo po. Tapos po, yung lola ko pa pong iyan, kaya gusto kong bigyan ng 2 points. Ikahir po kasama ka. Gawa ko ng isang araw ko. Ako ay may hinahanap lang ho na lapis at ako gagawa ng script. Sabi ko, Lola, nakakita niyo ko ang lapis ko din eh. Aba, kasagot-sagot eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Mga burara kayo, iwawala-wala ninyo ang gamit tapos akin yung hahanapin. Ayan, kaya po, Big Brother, yun po ang aking mga reklamo at mga puntos. Kaya gusto ko na po magpa-force evict dito sa bahay. Gusto ko na po umalis. Hindi pinayagan ni Big Brother si Joseph Poco na lumabas ng kanilang bahay. Unang-una, bawal talagang lumabas. Pangalawa, baka makahawa siya o baka siya ang mahawa. Pangatlo, eto na, binigyan ng task ni Big Brother si Joseph Poco na maging makabuluhan ang 30 days na pamamalagi niya sa kanilang bahay. 30 days quarantine na sana hanggang doon na lamang po talaga. 30 days na lamang po na maging makabuluhan ng araw na yon. Una, kaya magkaroon siya ng time kay God. Mag-reflect siya. Magbasa ng Bible. Manalangin. Makinig ng mask. Pangalawa, magkaroon siya ng time sa family niya. Ayun, ang dami niyang galit sa pamilya niya, ang dami niyang reklamo, eh wala naman yata ang ibinibigay ni pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pagbayad sa mga labandera nila. Hindi naman yata ang ibinibigay. Ang dami-dami ang reklamo ni Bakla. Kaya yan ang task na dapat baguhin niya sa pananatili niya sa bahay ni Kuya. Dapat magkaroon din siya ng time sa kanyang mga kaibigan through all night. Kamustahin niya ang mga alaga niyang hayop, kung may alaga man siya, mga halaman, magtanim, ayan, bakit hindi siya mag-reflect? Ayan ang mga tasks na ibinigay sa kanya o mga challenges. Mag-reflect siya sa sarili niya. Kamustahin niya ang sarili niya. Magmuni-muni siya sa kanyang sarili. Ayan, magpasalamat siya kung ano man na-achieve niya at magpuro reklamo. Ayan ang mga mahalagang bagay na dapat hindi lang ni John sa poko kayo. Ayan, kailangan maging makabuluhan, maging progressive, progressive. Ngayon, basta maging makabuluhan, maging productive ang araw ninyo. Ayan, dapat, Diyosa, ang haggard mo na. Haggard mo na. Kaya sa mga task ni Kuya, o challenge sa kanya, matulog siya. Masyado rin siyang haggard. So, dapat mag-fresh siya para pagbalik niya sa TV, sa camera, ayan, fresh na siya. Ayan, dapat matulog para pag back to work na ulit, unay Diyos. Ayan, pag nagbalik na tayo sa normal nating buhay, ayan, may energy na siya na maibabahagi sa kanyang trabaho, sa kanyang sarili. Matulog ka, Diyosa! So, ito lang po mga kaibigan. I hope nag-enjoy po kayo. And sana po, ayan, matapos na po ito, lagi po tayo magdadasal. Ayan, lagi po tayo mananalangin. At keep the faith. Lagi pong huwag mawawala yung ating pananampalataya. Kay Lord Jesus Christ na siya po pinakamagaling doktor. Nagagamot sa lahat ng mga nangyayari dito sa ating baby. God bless!